lahat po yayaman dito. Yes. Lahat ng member na dadaan sa program na to, promise po, walang maiiwan. Lahat yayaman. At saka may message po siya sa akin nung March po, sir. Nung sabi ko sa kanya, pag hindi ninyo ako binigyan, magre-reklamo ako. Tapos yung ginawa niya sa akin, sabi niya, sige, kasi darating na daw kuyo, i-changer. Hanggang dumating na lang yung July, wala pa po. Kasi nag-intay po, mga ilang oras, kasi po, yung laban. Tsaka pa lang po ako nag-search among sa kami, nag-upang paparating na. Yun po, may mga post sa kanila about na support na. Ang galing nila, ang galing nila, ang galing nilang magnakaw. Kasi hindi po biro ito. Yung iba 8,000, 16,000 ang nawawala sa account nila. Niloloko mo na lang kami, niloloko mo. Gusto mo na maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Sabi ko, this must stop. Kinapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Ang Pilipinas ay nasa typhoon belt ng Southeast Asia. Yan ang paliwanag kung bakit madalas bumagyo sa atin. At least 20 typhoons a year. Ang Pilipinas ay matatagpuan din sa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, tayo ay nasa seismically active earthquake epicenters and volcanic system. No wonder madalas ang lindol at pagputok ng bulkan. Idagdag sa natural disasters ang abot-abot na man-made disasters dahil ang marami sa atin abusado sa kalikasan. And what do we have? We have a situation like a hole in the head. It will do us well to take stock of ourselves in a world of worsening crisis. Mag-adlaw mga higala. Kapag ang usapan ay tungkol sa disaster, kailangan pag-usapan ang relief. Sa ganitong diwa, ang isumbong mo kay Tulfo ay dumaramay sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Good Samaritan Foundation. This foundation is able to do its mission precisely because of the Samaritans who never tire of being good. Ang mga yan ay inimpaking ayuda. Maliit na tulong pero pag-asa lalo na sa mga kababayan nating isang kahig, isang tuka. Pag-asa at pagtutulungan ang lifeline nating lahat. Dugtong buhay. Ang nakakagalit, ganito na nga ang ating sitwasyon, wala pa ring tigil ang mga scammers sa pandurugas. Ang buhay at pag-asa, pinapatay. Scam dito, scam doon. Scam kahit saan. Investment scam, gadget scam, recruitment scam, walang katapusan ang listahan. In these parts, scams have already become a disaster. How about this? Ang 40,000 pesos mo magiging 1 million pesos sa loob lamang ng isang taon. Hanip! This is one for Ripley's Believe It or Not. Kahit anong banko hindi kaya magbigay ng ganyang kalaking interes, ibahin mo ang Mastercard. At isa lang yan sa mind-blowing promises ng Peking Investment Company na ito. Mga kamasa, naghahanap ba kayo ng magandang source of income? Isa ka ba sa mga porsigidong malagpasan ang mga hamon na dulot ng new normal at willing na mag-take ng risk sa iba't ibang income opportunities? Kung sa ganun, tara na at usap tayo. Kami ang Mastercard Business Center, isang multi-level marketing and networking company located in Cabuyao, Laguna. Layunin namin ang magbahagi ng oportunidad na maging ganap na entrepreneur ang kahit na sino mang Pilipino, nasaan man ito sa mundo.
Mga kaibigan, wala nang paligoy-ligoy pa. A scam is a scam is a scam. Sabi nga ni Ron Weber, if it is too good to be true, it is probably a fraud. Ay susbay, magduda ka na! Sa kasamaang palad, Kuya Mon, huli na ng magduda ang dalawang ginang na nagsumbong sa atin laban sa Masa Mart. Alright, to Masa Mart Business Center, we wish you all the best, more power, more success, and more blessings for the year 2021! Talagang naakit sila ng Masa Mart. Kinagat nila ang lahat ng pangako ng big time scammer na ito. Tawagin natin ang dalawang ginang na Imelda at Ella. Pumunta po ako rito kay Sir Muntun po para manghingi ng tulong regarding po kay Chairman Jesse Royo. Ang sinasabing Chairman Jesse Royo ay ang founder at presidente ng Masa Mart. Dahil mula po nung December 15 na nag-pay-in ako sa kanya dahil sa mga pangako niya sa Masa Mart, hanggang ngayon wala kaming nare-receive. Ang naibigay ko sa kanya una is 200 hanggang umabot po siya nung March ng 400, maliban sa 100 ko na monthly. Ang 200 na sinasabi ni Imelda ay tumataginting na 200,000 pesos. Simula nung nag-lock-in ako at nagbigay ako ng pera, wala po siyang ibinigay sa aming pera. Ang lagi niyang sinasabi, may exchanger. Ngayon hanggang ngayon wala, nagmumukha kami ta at tinataguan kami. Ang akin lang, ibalik yung para sa amin. Tandang-tanda pa ni Imelda ang matatamis na salita ni Jesse Royo. Lahat po, yayaman dito. Yes. Lahat ng member na dadaan sa program na to, promise po, walang maiiwan. Lahat, yayaman. Yes. Yan ang mission ni Masa Mart. Kanino ba namang mata ang hindi kikislap sa sinabi nitong si Jesse Royo? Tignan na lamang ang table of subscription and gains na ipinagyayabang ito. Uulitin ko po, ang claim ng Masa Mart na sinasabi ni Kuya Mon, ang 40,000 pesos mo ay magiging 1.2 million pesos sa loob ng isang taon. Amazing to the max! Pero hep, bago kayo maglaway sa buladas ng Masa Mart, here's more. Ito ang mga component ng aming marketing plan o business na pwede kang magkaroon dito. Pwede kang magkaroon ng Masa Mart Merchant Franchise. We have organic products, furnitures, and gadgets and appliances. We have already 5 branches. Mandaluyong Branch, Quezon Province, Bulacan, Cebu, and Cagayan Branch. Pwede ka rin magkaroon ng Masa Mart Sari-Sari Store, Masa Mart Convenience Store, free good investment to digital currency kung saan malaki din ang magiging income natin. And we have also a multi-purpose cooperative at pwede ka rin maging part nito para makuha ang magagandang benefits nito. And more enticements. May mga incentives ka pong pwede makuha gaya ng gadget. Car incentives, house and lot, travel incentives, pension plan, educational plan, at marami pang iba. Nag-name dropping pa nga itong si Jesse Royo. Kesyo business partner daw niya si Chavit Singson. Tapos sabi niya pa, kaibigan niya si Sir Chavit Singson at kung sa mga NBI lang, hindi siya natatakot. Kinausap ko po si Chavit Singson para linawin ang claim nitong si Jesse Royo. Hindi kilala ni Chavit ang gago. Wala siyang koneksyon sa Masa Mart o sa ano ba bang monkey business nito. Kinontak namin ang Masa Mart for whatever it was worth. Kung po may nagreklamo sa tungkol sa Masa Mart, paano ba ito? Meron daw investment sa inyo, ano ba ito? Ala, hindi po po ano yan, sir. Dahil lang po, sir, ha? O, akala ko, ikaw ang vice president. Ay, hindi po, sir. Sino? Sino ka? Ha? Ano? Katulong ka lang? Siya Masa Mart ba ito? Masa Mart? Opo, sir. O, kausapin ko yung kwan mo. Yung leader niyo. O, oh, leader niyo. Sino ba yung leader niyo? Si Royo, di ba? Opo, sir. O, sana siya? Kausapin ko. Wala ko dito, sir. In so many words, denial queen na ang gimmick ng kausap ko. Sila ay hindi investment house. Habang kausap ko po itong staff ng Masa Mart, lalo akong nakumbinsi na peke ang tinamaan ng magaling na opisina nila. Sila, ano bang ginagawa ng Masa Mart? Ano na po, sir? Pakailan yun po.
Anong ginagawa ng Masa Mart? Anong business yan? Ha? Anong business ninyo? Ano po sir? 588 po sa pantak ko. 588? Ano po yung anong magpipayin ng pera yung ginagawa nila sa aming business? Marami po hanggang ngayon doon. 5588 product? Ano yan? Product, ano yung product ninyo? Ano po sir, mga food supplement po. Ay sus, food supplement. Tapos? Minusisi ng isang bumukay Tulfo ang umano'y organic products na ipinagmamalaki ng Masa Mart. At natuklasan natin Kuya Mon na meron na palang public health warning ang Food and Drugs Administration kontra sa mga produkto nila. Ang nasabing mga produkto ay hindi rehistrado at hindi dumaan sa health evaluation standard ng FDA. Kaya ang sabi ng FDA, huwag ninyong tangkilikin ang mga produkto ng Masa Mart. Kung mabigat na ang babala ng Food and Drugs Administration, mas mabigat ang warning ng Securities and Exchange Commission. Records of the Securities and Exchange Commission, SEC, show that TBC M&P Masa Mart Incorporated is a registered corporation with SEC registration number. However, such registration merely grants jurisdictional personality to the corporation. It does not authorize TBC M&P Masa Mart Incorporated to issue, sell, or offer for sale securities to the public nor undertake business activities requiring secondary license from the Commission, as it did not secure prior registration and or license to solicit investments as prescribed under Section 8.1 of the SRC. Registered man sa SEC ang Masa Mart, obviously for legal appearances, wala itong lisensya para gawin ang 1,000 negosyo na sa totoo lang ay panloloko. A scam is a scam is a scam. Sabi pa ng SEC, sino man na mag-iimbita na sumali at mag-invest sa Masa Mart, pwedeng kasuhan criminally. Ang parusa ay maximum penalty na 5 million pesos o kalaboso ng 21 years o parehong multa at kalaboso. Ang numero unong dapat maparusahan ay walang iba kundi yung si Jesse Royo. Tila bula na isa-isang sumambulat ang mga pangako ng Masa Mart. Ano pang payout ang aasahan ng mga na-scam? Ang mga investors na nangarap ng magandang buhay, natapakan ng mga bula, luhaan, nakatunganga. At saka may message po siya sa akin nung March po, sir. Nung sabi ko sa kanya, pag hindi ninyo ako binigyan, magre-reklamo ako. Tapos yung ginawa niya sa akin, sabi niya, sige, kasi darating na daw po yung exchanger. Hanggang dumating na lang yung July, wala pa po. Wala na rin si Jesse Royo. Nagsabula na. Sinamahan natin sa National Bureau of Investigation ang mga biktima upang makapagsampa ng formal na reklamo laban sa Masa Mart at sa mga tauhan nito. Kuya Mo, nandito tayo ngayon sa National Bureau of Investigation upang samahan sila Princess sa pagsasampa ng kaso laban sa nang iskam sa kanila na kung tawagin ay Masa Mart. Abangan natin ang update niyan, Kuya Mo, sa mga susunod na araw. Ang paalala ay ang gamot sa taong nakakalimot. Sa trabaho, negosyo o kahit sa personal affairs, pag amoy Masa Mart, it could be a scam. Simple lang po ang punto namin. Huwag agad maniniwala sa mga pangako. Madaling makipag-transaksyon online. Kunting pindot, kunting kuha ng camera, send na agad. Ganito ang karanasan ni Clarissa Lindo ng Batangas. Gusto niyang magka-iPhone, matagal na. Kaya lang medyo mahal. One day, may nakita siya online, installment, mukhang kaya ng budget niya. Tinignan niya ang down payment. Kaya rin.
Nakita ko yung page nila ay mukhang legit sa Banang, nice na sa thousand din. Tapos yun, parang nainlan niyo ako gawa ng installment. Basta mong down ka lang, papadala daw ang installment. In a matter of minutes, close deal agad. Magkaka-iPhone na si Clariza. Kung totohan ang pustahan nito, Kuya Mon, panalo ka na. Welcome po sa isa na namang sumbong ng pandurugas. Mapa probinsya, mapa syudad, kalat na kalat ang scam. Kasi nga, online. Pumatok ang online selling ngayong pandemya. Wala nang babayarang upa sa pwesto, kaya naman mas mababa ang mga presyo. Pero ano nga ba ang garantiya ng mga buyer na legit ang nakakausap na seller? Sapat na ba ang libo-libong followers? Para kay Clariza Lindo, na nakatapat ng scammer, hindi ito basehan. Pupuntahan namin siya sa Batangas para maisalaysay kung paano siya naloko ng isang scammer. Ito pong nangyari sa inyo ay nag-avail kayo ng iPhone 11 sa isang store. Yes po. Yes po. Saan ito? Facebook? Facebook page po. Anong pangalan po ng Facebook page? JMS Shop po. Magkano yung presyo ng iPhone na kinukuha ko? Saka anong model? Ano po 11? iPhone 11. Ang total niya ay nasa 32,000. 32,000 pesos. Hindi lang medyo mahal, Kuya Mon. Mahal talaga. Tapos ang down payment mo ay 40. Mm-hmm. Yung pinadala ko po. Oh, di ba? Sa down payment na 4,000, may iPhone ka na? Meron pa po silang express delivery na tinatawag. Mag-a-add ka pa ulit ng 850. Yun po, napasama rin po. Sobrang kagustuhan. Nakakumanak po. Pagka-chat ko po ay dala na kami na payment first. Napadala ko agad yung pang-down. Sa ito, 32,000, payable siya ng ilang months? Ano po, 1 year. Pumapatak na 2,500 pesos lang ang babayaran niya buwan-buwan. Kumagat si Clariza dahil sabi nga niya, hindi niya kayang magbayad ng isang bagsakan para sa pinapangarap na iPhone 11. Meron kang specific pangalan na nakausap din sa shop? Meron po silang sinin na feeling ko po ginamit lang din nila yung ID na yun. Yung in-check po eh. Hanapin ko pa nga sa mga. Ano siya? Sa daw yung may-ari yung shop? Opo, yun ang in-check ang babae. Ang sinendan ko po. Paano ka nagbayad? Through ano po, Union Bank po. Kasi sa Union Bank naman po, ang dali pong gumawa ngayon ng account. Oo. Online din po sila, tapos dinideliver na lang din yung ID sa ATM sa kanila. Looking back, naisip ni Clariza na ang picture na ipinakita sa kanya ng kausap ay malamang na picture ng ibang tao. Opo, ginamit lang din po yung picture ako kasi ang picture na sinanday yung wala siya akong sa Facebook din. Siguro inagtanggal na din siya ng Facebook. Na-scam din siya. Yun po yung ano nila, yung mapagsasend din kayo ng picture na kasama yung ID sa ATM. Pag nakuha na nila yun, yun ang gagamitin nila siguro pang scam din. Na ikaw yung tao na yun, ikaw yung kausap nila. Ikaw, ganun yung pinagawa ko. Buti na lang po, nagawa ko na yung picture lang po ng yung ID. Ako, hindi po kasama yun. Dahil unang beses ni Clariza na subukan ng installment sa Facebook, wala siyang ideya sa mga proseso. Tapos, sa usapan ninyo, sa after mong magbayad, ano daw ang mangyayari? Ano daw po, ipapadala na nila. Tapos inag-intay po, mga ilang oras po siguro. Wala ba? Tsaka pa lang po ako nag-search among sa kanila ko para makaparamdam na ako. Yun po, may mga post sa kanila ako na scrap na ito. So marami ka lang nakita? Isa pong mahabang post na sila ang mga, tapos puro nag-comment din na scrap sila. So mga ilan yung mga na-scam mo kung sa tarantara sa iyo? Parang mga sa 20 po yun. Iba-ibang lugar po. Iba-ibang lugar? Davao, Cebu, Manila. Yun po yung nagawa kami ng GC. Aminado si Clariza na hindi niya sinuring mabuti ang shop.
Madali siyang nagtiwala sa maraming likes at heart comments na nakita. Hindi niya naisip na wala palang reviews ang nasabing JMS Shop. Nang hindi dumating ang pangakong iPhone 11, sumubok si Clariza na mag-message sa page. Para napalitan din sila ng pangalan. Ang dami po nila. Iba't-ibang pangalan na gadget ang So maliban po doon sa na-scam kayo tungkol doon sa gadget na binibili ninyo, nabanggit niyo na nag-worry din kayo na baka mamaya yung ID na isinending nyo is magamit. Yes po. Kaya sabi nung ibang na-scam, nag-report na din sila sa police station, kumbaga naka-blatter, if ever may gumamit ng ID nila. Hindi yun po, may police report. Kuya Mon, sana by this time ay nakapagpa-blatter na si Clariza. Alam niyang hindi niya na mababawi ang perang na ibayad sa scammer. Nag-report naman daw siya kaagad sa bangko. Kaya lang, hindi pa nagre-reply sa kanya ang bangko. Noon ang sikat ay budol-budol. Ngayon, name it, my scam. Katunayan, meron na ring ayuda scam. My God, ano ba yan? Ang ayuda, alam nating lahat, ay ibinibigay sa mga nawala ng ikabubuhay sa mga kapos. Pero ang ayuda, pinupuntirya na rin ng scammers. Ma'am, bali scammer nga po yung nagpapanggap na tagas Starpay. Sila po yung nagre-reply, nakikipag-communicate. Tandaan po ninyo ang sinabi ng nagsusumbong, Starpay. Ano ang koneksyon ng Starpay sa kasong ito? Narito po ang backgrounder. Noong surge ng pandemya at lockdown, early 2020, ang gobyerno ay nagbigay ng ayuda ayon sa Bayanihan Act. Ang Department of Social Welfare and Development ang isa sa pangunahing nagpatupad nito. Para sa mga eligible na pamilya, 8,000 piso sa first tranche, 8,000 uli sa second tranche. 6 na financial service providers ang kinontrata ng DSWD para mamahagi ng ayudang pera. Kabilang sa 6 ang korporasyong Starpay. High-tech ang estilong online ng Starpay. Ang recipient ng ayuda ay hindi na kailangang lumabas ng bahay para pumila. Sabi ng presidente ng Starpay na si Lamberto Escarella, ang kanilang teknolohiya ay safe, secure, and convenient. Pero sa sumbong ni Maria Teresa Duran at ng mga sumunod pang dumulog sa amin, ito ay hindi totoo. Naisipan ko pong tumawag po dito sa isumbong mo kay Tulfo kasi gawa po ng SASAP amelioration ng asawa ko. Ang asawa ko po ay senior citizen, 60 years old na po siya. So, kung bakit ko po naisipan na magsumbong sa inyo kasi gawa po ng kalamak na po yung nangyayaring scam sa Starpay po. Ngayon po ang nangyari po kasi is nagkaroon po ng problema sa Starpay. Upon registering po ng sa name ng sa beneficiary sa Starpay, kadalasan po nagkakaroon po ng problema na lalak. Kuya Mon, nagka-problema nga sa Starpay account ng Mr. ni Teresa. Hindi na niya ito mabuksan. Pagkatapos, may nag-message sa kanila, nagpakilalang empleyado ng Starpay. Aayusin daw niya ang problema. So, akala ko po yung nagpop-up na message po sa messenger ko na using Starpay company, akala ko po yung taong yun ay doon nagtatrabaho sa Starpay na yun, hiningi niya po yung full details ng kung sino yung sub-beneficiary, name, email address, telephone number, IDs na ginamit, yung picture na hawak-hawak yung ID. Ngayon po, after ko pong may-send po siya sa messenger po, doon sa ka-chat ko, na akala ko employee ng Starpay. Siguro mga 5 to 10 minutes po, blinak niya na po kagad account ko. Siyempre, kinabahan si Teresa dahil naibigay na niya ang mga detalye ng account. Nakipag-ugnayan siya sa Caloocan City Hall. Doon ko po nalaman na si Starpay pala is never nakikipag-communicate
regarding po sa mga ganyang bagay. Hindi nila hinihingi yung mga personal details. If ever man na may problema, ang payo din ng payo ng DSWD is dapat sa kanila daw pupunta para sila makipag-ugnayan sa StartPay. Ang galing nila, ang galing nila, ang galing nilang magnakaw. Kasi hindi po biro ito. Yung iba 8,000, 16,000 ang nawawala sa account nila. Hindi naman din pumahabol sa bangko. Paano na? Marami nang nascam itong nagpanggap na empleyado ng StartPay. Our question is, nasaan ang sinasabi ng StartPay na ang kanilang teknolohiya ay safe, secure, and convenient? Yung sa second branch po, kasi yung first nakatanggap na ng 8, parang pangalawang batch yung isang 8 ngayon. Yung iba 8K ang nakuha. Yung iba naman po, load trader po ang nakadali sa kanila. Anong load trader? Yung para bibili niya ng load? Parang ganun po, i-barter nila, tapos so kaya po magpapatulong sa level up po, tapos may ilang percent na ikakaltas. Let's say for example, sa 8,000, may ikakaltas na 2,000 bayad doon. Opo, nagiging 6,000 po. Mm-hmm. Tapos pag nakuha na po yung pera, black na sila ng scammer. Kwento ng mga na-scam, tatlong step ang kailangan nilang gawin bago makuha ang ayuda sa StartPay. Step 1, mag-fill up sila ng basic information. Step 2, magsesend sila ng picture habang hawak nila ang kanilang ID na nasa listahan. Step 3, saka pa lang sila bibigyan ng reference number para makuha ang ayuda sa M. Luillier. Sinikap nilang kontakin ang StartPay pero negative. Sa puntong ito, balikan natin ang media release ng StartPay. It says, the DSWD's initiative to tap StartPay comes on the heels of the growing need to implement safety precautions, as well as to ensure funds go directly to beneficiaries in a safe and secure manner. Ako naman po kasi talaga legit siya na taga StartPay kasi po sa chat niya po may nakalagay po dun sa baba na StartPay, tapos yung blue po na badge. Nung pinindot ko po yun, talagang StartPay po siya, kaya pala po ako. Then dun po, nagkaroon na kami ng conversation, tapos hiningi niya po yung mga info, ibigay ko naman po. Ayun po. Tapos yun, nagulat na lang po ako, nag-block na. Tapos sinusubukan ko siya, nag-invalid number, nag-invalid password. Tapos hindi na po siya mabuksan kahit nag-forgot password, wala na po. Nung hiningi sa inyo hindi yun, gaano katagal or gaano kabilis bago nila nakuha yung pera? Sa pag nabigyan nyo na yung details on the spot, ma'am, minutes lang, malalak na yung account nyo sa StartPay, ma'am eh. So, ay, hindi ano na re-release? Ma'am, 5 minutes lang. As in minutes lang, ma'am. Sa history, ma'am, ang nakalagay ko sa history nung araw na nasakam niya ako, yun din yung araw na ano, nakuha niya na niya lahat ng ilo. Ilo? Magkano yun? Yung nakuha niya sa'yo? 8K. 8,000. Kuya Mon, oras na makuha ng scammer ang account details, pinapalitan nila ang security question para hindi na ito mabuksan ng tunay na may-ari. Yung mga na-lock yung account, tinawagan nyo ba kaagad yung StartPay para mag-report? Yes. Ang problema po, hindi natatawagan. Okay, naman problem eh. Hindi po siya nakokontak, ma'am. Kahit 24/7 ang ano nila, wala, ma'am. Mapa-cellphone number or landline, ma'am. As in, wala, ma'am. Tapos kahit i-email nyo po siya, kahit i-FB messenger nyo po sila, ma'am, wala po. Ang mga biktima ay nag-report sa DSWD at sa City Hall tungkol sa sinapit nila. Pero komplikado ang payo sa kanila at hindi rin ma-unlock ang kanilang mga account. Ilang ulit man silang tumawag sa hotline ng StartPay, wala silang makontak. Kaya nangalampag na sila sa social media. Siguro po, nabulabog na po si StartPay sa mga complaints po sa social media na ganun po, nahirap po yung mga tao. Mm-hmm. So, hindi po namin masasabi kung si DSWD po talaga yung tumulong sa amin para ma-unlock. Matapos nilang mga lampag sa social media, naibalik ang kanilang mga account. Pero pagbukas nila, wala na ang ayuda.
limas na ang perang nasa account nila. At saka may napansin po yung ibang kasamahan ko po na yung kasi yung iba po kasing scammer ang ginawa, yung ibang nandito po sa GC namin, ginamit na po yung mga FB account nila para ipang scam. Nahack na rin po. So ang napansin po nila, yung gumamit po, parang ang na-trace, taga-Bagong Silang po yung may gamit. Nung chinat nila sa settings po, nung isang account na ginamit ng scammer, iba po yung nasa link ng face profile niya, ibang name, lumabas po yung name nung gumagamit. Apat na pangalan ang natatandaan nilang nakipag-usap sa kanila. Adrian Diaz, Novelin Salas, Lorraine San Juan, at Echemer Isaac. Ang ilan sa usapan nila ay binura na din ng mga scammer matapos malimas ang kanilang pera. Parang inside job nga daw po. Parang ang lumalabas, ma'am, kasalanan yata po namin at naibigay namin yung info namin. Which is, ma'am, kasi kami sa Tagal, nagtiwala na kami na si Starpay yun dahil hindi naman po sila makontak kahit saan eh. So kaya, ma'am, naibibigay namin yung ano. Ang nangyari kasi, ma'am, sa DWD, parang nasisisi pa kami, ma'am. May isa pang pinupuntirya ang scammer na tutulungan daw maayos ang account. Nagulat na lang ang biktima na may naisend itong picture sa kanya. And iniisip din po ng taga City Hall DSWD na inside job po. Kasi po, kung inyo pong susuriin, kung titignan nyo po lahat ng mga sub-beneficiaries, ang dami-dami nagre-reklamo po na na-block ang account nila, na nawala ang laman ng pera ng account nila. How come mawawala ang laman ng account ng pera nila kung wala naman po silang pinagbibigyan ng informations? So iniisip po namin inside job kasi nga po, kahit walang password na ibigay, kaya nilang pasukin, kaya nilang ibang transfer. So yun po ang nakakapag taka at saka nakakatakot. Sinubukan namin kontakin ang StarPay. Negative. Nakipag-ugnayan na kami sa DSWD main office. Inasistihan din namin ang mga biktima para makapaghay ng reklamo sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Sino ang dapat sisihin? Ang scammer o ang nagpapascam? Ang manluloko o ang nagpapaloko? Well, it takes two to tango. Maaring sisihin ang mga biktima dahil naging gullible sila, nagpaloko sila, go ahead. Pero hindi yon ang punto ng ating presentasyon. Ang punto ay matuto sa masamang karanasan ng mga na-scam at panagutin ang mga nang-scam. Huwag maakit ng easy money at mga pangakong too good to be true. Matuto sa karanasan ng mga Imelda at Ella na biniktima ng MasaMart. Sa simula pa lang, malinaw na ang MasaMart ay isang Ponzi scam. Tungkol naman sa Ayuda scam, palagay ko po may basis ang duda ng mga biktima. Paano ba nakapasok sa system ng StarPay at DSWD ang mga scammers? I ask this in the light of their avowed declaration. Sabi nila, the DSWD's initiative to tap StarPay comes on the heels of the growing need to implement safety precautions as well as to ensure that funds go directly to beneficiaries in a safe and secure manner. Safety precautions, assurance na ang ayuda ay diretso natatanggapin ng mga nangangailangan? We are looking. Finally, hindi na rin si Ron Weber ang nagsabi nito, kundi ang mga ninuno nating Pinoy na sa huli ang pagsisisi. Para hindi na umabot sa mapait na ending ng pagsisisi, sa beginning pa lang, gamitin ninyo ang inyong kukote para sa mga ahensya ng gobyerno at sa kanilang partners, be accountable. Live up to your word. Man up! Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og mabuhay! Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pangapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po.